Isa ang craniopagus sa pinaka-rare na uri ng conjoined twins kung saan magkadikit sa ulo ang kambal. Ito ang kalagayan ng Misa twins na noong nakaraang taon ay napag-alamang iisang pares lamang ng kidneys ang gumagana para sa kanila. Ano yung mga pagsubok na kinakaharap ng kanilang mga magulang sa kanilang pagpapalaki at sa paglikom ng pondo upang mapaghiwalay ang dalawa? Ngayong gabi, alamin natin ang kakaibang kwento ng kambal na sina Maurice Ann at Klea Ann Misa. Kasi yan ng isang magulang ang makita ang matamis na ngiti at marinig ang tawa ng kanyang mga anak. Lalo na kung ito ay sa kabila ng kanilang kakaibang kondisyon. Kagaya sa kaso ng mga anak ni Maricel na sina Klea at Maurice. Nakatira sa isang maliit na bahay sa Pulilan, Bulacan, ang pamilya Misa. Ang kanilang ilaw ng tahanan na si Maricel, ginugugol ang buong araw sa pag-aalaga sa kanyang kambal na anak. Mami! Hindi na mamaya na sa ito. Mamaya na yan! Liligo eh! Yung baga nila, kaya kailangan ko medyo hindi po pwedeng malamig. Lalagyan ko pa po ng baby oil para hindi po mapasukan ng lamig. Para nakasanayan ko na rin po nung baby, hanggang ngayon po nadadala ko pa. Kasi nga po, natakot ako dahil yung madalas po kasi sila magkasakit. Kailangan lang po, nakasapo yung kamay ko sa gitna ng ulo nila. Para pareho ko po silang mahawakan. Then sa may bandang pwetan lang po, ganun po. Kasi medyo mabigat po talaga. Mahirap pong paragahin. Hindi pa po nila kaya yung ulo nila. Kaya nakamiga lang po talaga sila. Inuupo ko lang po kapag yung may ano na, medyo maluwag-luwag na po. Naglalakad-lakad kami sa labas. Si Maurice Ann po, siya po yung talagang nahihirapan yung. Mahirap po yung sitwasyon niya kasi hindi po na halos nagagalaw yung liig niya. Madalas po kasi nasasaktan siya, lalo na pagka malikot po yung kakambal niya. Pag ikot po sila ng ikot, tapos lalo pag sa semento, yun, nasasaktan po siya dito. Masakit. Hi, Maricel. Ito na ba si Klea at si Maurice? Ito po, ma'am. Si Klea. Hello. Hello po. Hi, Klea. Hello. Kaya mo sabihin pangalan ko? Anong pangalan ko? Ma'am. Pia. Nagdede na kayo? Very good. Busog na? Busog na. Very good. Si Maurice na sa kabila. Hi, Maurice. Hi! Hi, Maurice! Oo, ano yung mga hilig nilang gawin? Mahilig po sila mag-TikTok. Saka po pagka minsan, nag-aaya na po sila lumabas. Labas? Saan nila gustong pumupunta? Dito lang din po sa labas ng bahay. Gusto lang nila may nakikita silang mga bata, naglalaro. Tsaka gusto nila lumakad-lakad. E si tatay, nasan ngayon? Nasa trabaho po ngayon. Sa ano pa po? Mga 5 pa po ang uwi. Sige. O Maricel, pwede ba tayong magkwentuhan muna tungkol kay Klea at kay Maurice? Upo muna tayo, kwento tayo. Sige. Dalawang buwan ng buntis si Maricel nang malaman niyang kambal ang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. 2 months po nagpa-ultrasound po ako nun para sa ano po eh. Yung trans-B. Para lang po make sure lang po. Make sure na buntis po talaga ako. Then sunod na po, 6 months. Doon po nalaman na ng conjoined twins daw po. Sa totoo lang po, nung time po na yun, sobrang stress po ako nun eh. Okay lang po.
po kasi parang sinasabi ko na lang po sa sarili ko na kakayanin ko po na ganun po yung kalalabas nila na ganun po yung sitwasyon ng ano, magiging anak ko po. Kahit po mahirap. Pero meron ba silang sinabi sa inyo na bakit hindi sila nagkahiwalay? Wala naman po nabanggit ng doktor. Kasi kahit mad po ako, iniisip ko sa sarili ko, bakit nagkaganon sila? Pero iniisip ko pa rin po na sana mali lang yung diagnosis ng doktor, sana hindi talaga sila conjoined. May 24, 2018, nang isilang ni Maricel ang kanyang kambal na anak. Taglay, ang kondisyon na kung tawagi, craniopagus. Anong pakiramdam nung una mo sila nakita? Masaya po na may, siyempre may halong lukot din. Bukas sarap sa pakiramdam. Kaso yung magkadikit sila parang nakakadurog po talaga eh. Nung nakita ko po sa kanila nun, hindi ko alam kung paano ko sila awak, kung paano ko sila kakargahin. Hindi ko alam kung paano ko adedidehin. Tapos ng time nila, wala rin po akong gatas. Hindi ko alam kung saan ako kumana. Tapos ano po ng bandidedi ko sa kanila. Mula sa Bulacan Medical Center, inilipat ni Maricel ang mga anak sa mas malaking ospital sa Maynila. Ipat din po namin kasi hindi po nila matrace yung totoong problema po sa ano sa kay Klea. Kaya nagtry po kami sa ibang ospital. Kasi alam ko po sa sarili ko na may problema kasi hindi nga po siya talaga umiihi. Pero bilang isang nanay, Maricel, gano'ng ba kahirap yung makita na meron kang kambal na naghihirap kasi hindi sila makakilos na mag-isa. Kailangan nila ng tulong din ng ibang tao. Doon po yung talagang masakit po. Pero pag nakikita ko naman po silang masaya, parang naisip ko na siguro tanggap naman po nila na ganun yung kalagayan nila.